susubukan natin tong sa air fryer, mga mars. Subukan natin. Malutong, sobrang lutong, mga mars. What's up, mga kabars? Ngayon ay tuturuan ko kayo kung paano magluto ng sobrang lutong na lechon kawali dito sa air fryer. Bali, ito pala yung nabili kong limpo, mga kabars. Oh. Ang ganda ng pagkakaliring ng kamni niya, hindi siya masyadong mataba. Ayan, hindi nakakaumay kainin yan, mga kabars. Hasain muna natin yung kutsilyo, mga kabars. Ngayon ay hihiwaan ko lang itong laman niya para pag yung mga nilagay nating mga rekado ay manuot hanggang sa loob, mga kabars. Mas malasa siya. So ayan, padayago na lang yung pag-slice natin, mga kabars. Huwag niyong isasagad hanggang sa balat, ha? Mga kalahati lang. Ngayon ay ilalaga muna natin itong kamni, mga kabars. Tatanggalin natin yung langsa and then palalambutin na rin natin. Ayan, maglalagay tayo dyan ng mga aromatics natin. Pamintang buo. Ayan, diniktik na bawang. Sinama ko yung balat dyan, mga kabars, para mas mabango. Star anise, cinnamon, sibuyas, mga kabars, naglagay din ako. And then asin, mga 2 kutsara lang, mga kabars. Tubig. Dapat yung tubig natin, mga kabars, level lang sa kamni. Huwag natin masyadong sabawan para mas manuot pa yung lasa. Yan, pakukuluan lang natin. Hintayin lang natin na lumambot yung kamni, mga kabars. Habang hinihintay natin na lumambot yung kamni, mga kabars, prepare muna natin itong mga pampalasa natin. Garlic powder, paprika, pamintang pino, Maggi Magic Syrup, and then 4 tablespoon ng olive oil, mga kabars. Pagmimix lang natin yan. Ayan. Combine lang natin lahat ng mga nilagay nating ingredients and then ipapahid natin yan dun sa ating kamne mamaya, mga kabars. So ayan na, malambot na ito, mga kabars. Ganitong lambot lang yung kailangan natin, mga kabars. Huwag natin masyadong palambutin. Yan. Ganyan lang, mga kabars. Ngayon ay pupunasan muna natin ng paper towel yung balat ng kamni, mga kabars, para matanggal natin yung excess oil. And then gumawa ko dito ng DIY natin na pantusok sa balat. Makakatulong yan para mas lalong lumutong yung balat ng lechon kawali. And then hihiwaan natin ulit yung laman niya, mga kabars. Ayan, padayago na lang ulit. Ilalagay tayo muna ng asin. Ayan. Tansya lang sa asin, mga kabars, para hindi umalat, ha. Lalamasin lang natin hanggang loob yan. And then ito na yung ginawa natin na pampalasa kanina. Ihaplas na natin dyan. Ayan. Secure lang natin na lahat na punasa natin ng pampalasa para mas malasa, mga kabars. So ito na, mga kabars. Ngayon nagprepare ako ng foil, mga kabars. Hiniwa ko sa gitna itong karne natin kasi hindi magkakasya kung yung buo yung ilalagay natin. Yan, lalagyan natin ng asin yung balat niya. Tulong din yan para mas lalong lumutong. Yan, kakover lang natin ng foil para hindi mabigla yung karne. Para luto hanggang loob, mga kabars. Ngayon, mga kabars, ipipreheat lang muna natin tong air fryer natin. Set lang natin mga 2 minutes para mas condition yung air fryer natin. After 2 minutes, mga kabars, pwede natin ilagay yung kamni natin. Ayan. Set lang natin ng 200 degrees Celsius. Yan ang pinakasagad, mga kabars. And then, yung time natin, 20 minutes. Dire-diretso na yan, mga kabars. Hintayin nyo na lang na tumunog yung air fryer natin. So ayan, open natin. Ayan, i-open na natin yung upper part niya, mga kabars. Lulutuin na natin na naka-open yan. Set ulit natin ng mga 20 minutes. Pero dito, tansya-tansya na lang, mga kabars. After 10 minutes, pwede nyong i-open. And then check nyo. Ayan. Yan yung texture niya, mga kabars, after 10 minutes. Ngayon ay tatanggalin ko na siya sa foil, mga kabars. Ibabalik ko ulit. Lulutuin ulit natin ng mga siguro 10 minutes, ganyan. Ayan. After 10 minutes, mga kabars, ganyan na yung texture niya.
Sobrang lutong na yan. Lutong-luto na yan hanggang loob, mga kabars. Check natin yung laman. Sobrang juicy niyan, mga kabars. Ayan. Crispy check tayo. Lutong check. Ayan o. Lutong. Rinig na rinig niyo yung tunog ng balat, mga kabars, di ba? And then, ang juicy-juicy niya pa. Lutong-luto yan, mga kabars, hanggang loob. So, ito na ating lechon kawali sa air fryer, mga kabars. Sana nag-enjoy kayo sa panonood.